Magandang umaga mga kapasta. Ako si Christine. Share ko lang po sa inyo ang naging karanasan ko sa naging hipag ko sa una kong asawa. Dinala ako ng asawa ko sa probinsya nila para ipakilala sa pamilya niya. Nag-iisa lang ang kapatid niyang babae na mas nakatatanda sa kanya. Sa umpisa pa lang, ramdam ko na ayaw sa akin ng ate niya. Kasi hindi man lang ito ngumiti nung ipakilala ko. Nakaismid pa at halos ayaw akong tingnan. Isang sulyap lang at ibinaling na agad nito ang pansin sa ibang bagay. Medyo na ilang tuloy ako. Pero syempre, mahal ko ang asawa ko. Kaya nakisama ako sa mga in-laws ko. Habang nakatira ako sa kanila, napansin ko na palaging pumupunta yung kaibigan ng ate niya sa bahay namin. Tapos, laging pinaparinig sa akin na sana daw ito na lang ang nakatuluyan ng kapatid niya. Kahit nasa paligid lang ako, nagkukwentuhan sila ng mga sweet moments ng kaibigan niya at ng kapatid niya. Na noon daw gustong gusto ito ng kapatid niya. Nagpakipot pa kasi. Ito raw talaga ang first love at true love ng asawa ko kahit magkapamilya pa ito ng iba. Mga kapasta, kaya kong tiisin lahat ng mga parinig lang. Pero yung sumunod na nangyari sa akin, yun na talaga ang di ko napalampas. Pagkagising ko isang umaga, sobrang sakit ng tiyan ko. 3 months akong pregnant noon. Nung umuwi kasi kami sa kanila, buntis na ako. Akala ko yung pagsakit ng tiyan ko may kinalaman sa pagbubuntis ko. Nagpatingin ako sa OB pero wala namang nakitang diferensya. Okay naman daw ako at ang baby. Pareho kaming malusog. Doon ako nagsimulang mag-alala. Kasi kahit ganun ang sinabi ng OB ko, ay hindi pa rin tumitigil ang pagsakit ng tiyan ko, na lalo pa ngang tumindi. Mahapdi na makirot. Parang may kung anong tusok-tusok na bagay ang umiikot sa tiyan ko. Hindi ko talaga maiwasang hindi mapaiyak sa sobrang sakit. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. Nagsusuka na ako at yung suka ko parang lumot. Nagpa-second opinion kami ng asawa ko. Pero kung ano ang sinabi ng unang OB na tumingin sa akin, ay ganun din ang sinabi ng pangalawa. Hindi na nagdalawang isip ang asawa ko na dalhin ako sa albularyo. Doon namin nalaman na meron daw kumukulam sa akin. Isang babae na may kinikimkim na inggit at galit sa akin. Naisip ko agad ang hipag ko, pero sinarili ko na lang. Hindi ko sinabi sa asawa ko ang hinala ko. Ang sabi ng albularyo, kaya raw niyang alisin ang kulam sa akin at ibalik sa gumawa niyon. Pinag-isipan ko ang sinabi ng albularyo. Gusto ko sana na alisin na lang ang kulam. Pero naisip ko, kung ibabalik yun sa gumawa sa akin ng kulam, mapapatunayan ko kung tama ang hinala ko. Ganun nga ang pinagawa ko sa albularyo. Pinabalik ko ang kulam sa kung sino mang gumawa sa akin nito. Kahit mas mahal ang bayad, okay lang sa akin. Malaman ko lang talaga ang totoo. Makalipas lang ang ilang araw mga kapasta, ang hipag ko naman ang sumakit ang tiyan. Namimilipit din siya sa sakit at tulad ng sinuka ko ay kulay lumot din ang sinuka niya. Doon ko natiyak na tama ang hinala ko. Siya nga ang nagpakulam sa akin. Nagpa-albularyo rin ang hipag ko. Pero di tulad ko na mabilis akong nagamot ng albularyo, siya ay inabot pa ng ilang buwan. Sobrang tagal din ng paghihirap niya. Gumastos na rin sila sa kapapabalik-balik sa ospital dahil hindi nga siya nagamot ng albularyo. Kapag daw kasi binalik ang kulam sa iyo,
ay doble ang balik nito. Halos ikamatay yun ang hipag ko bago ako nagpa siyang puntahan ng albularyo para ipatanggal na sa kanya ang kulam. Another bayad yun pero ayos lang sa akin. Maturuan ko lang ng leksyon ng hipag ko. Medyo nanghihina pa siya nung ibulong ko sa kanya na huwag nang uulitin ang ginawa sa akin. Dahil kung hindi, ay hindi ko na siya mapapatawad. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ko. Pero mula nga nun, ay hindi na niya ako pinariringgan at umayos na ang pakikitungo niya sa akin. Kundi lang namatay ang asawa ko, siguro ay kami pa rin ang nagsasama hanggang ngayon. Pero kahit wala na ang asawa ko ay may komunikasyon pa rin kami ng dati kong hipag, na ngayon nga ay mabait na sa akin. Mga kapasta, magandang umaga po sa inyo. Patago na lang po ako sa pangalang Samia. Taga Maynila po ako at ang napangasawa ko naman ay taga malayong probinsya. Medyo inalat kami sa Maynila kaya nagpa siya kaming umuwi ng probinsya at doon manirahan sa dati nilang bahay. Yung bahay ng datnan namin ay akala mo abandonado talaga. Ang nakatira na lang kasi ron ay yung lola niya na sobrang tanda na rin. Hindi na kayang linisin ang bahay, kaya kaming dalawa na lang ng asawa ko ang naglinis. Habang naglilinis kami, napansin ko na napakaraming puon sa bawat sulok ng bahay. Sa isip ko tuloy, masyado yatang madasalin ng lola niya. Sabi ko sa asawa ko, since kami na ang titira sa bahay alisin na namin o bawasan man lang ang mga puon doon, dahil mukha ng simbahan ng bahay na yon. Natawa na lang sa akin ang asawa ko pero sinabihan niya ako na huwag gagalawin ang mga puon, maski isa sa mga yon. Pag-aari raw kasi yon ng namayapa niyang ate. Ano naman kako, kung wala na naman ang ate niya, hindi na yon malalaman. Pero basta raw, baka raw pagmultuhan ako nito. Napapailing na nga lang ako eh. Pero sa totoo lang ay naaasiwa talaga ako sa napakaraming santo, ang OA. Ang isa pang dahilan kung bakit naaasiwa ako ay dahil pakiramdam ko kahit sa ang sulok ng bahay ako magpunta ay sinusundan ako ng tingin ng mga iyon. Isang gabi, naalimpungatan ako kaya bumangon ako at kumuha ng tubig sa kusina. Nung pabalik na ako sa kwarto, napansin ko ang babaeng nakaluhod sa harap ng isa sa mga puon na animoy nagdarasal. Sigurado akong hindi yun ang lola niya kaya napakusot ako ng mata para titigang mabuti kung sino iyon. Wala naman kasi kaming ibang kasama sa bahay. Nakaputi ito ng suot, nakatalikod. Nililipad-lipad ng hangin ang buhok niya kahit wala namang hangin sa loob ng bahay. Sarado kasi ang mga bintana at pinto. Tapos, bigla siyang lumingon sa akin na sobra kong ikinabigla. Hindi ko talaga siya kilala, kaya ginapangan ako ng kilabot. Nagmadali akong bumalik sa kwarto namin. Malapit lang sa kwarto namin ang sala kung saan ko nakitang nakaluhod sa mga puon ng babae. Pero pagdating ko sa kwarto ay daig ko pa ang tumakbo ng malayo sa sobrang hingal ko dahil sa takot. Nagising ang asawa ko. Nag-alala siya nang makita ako kaya nilapitan niya agad ako at tinanong kung anong nangyari. Sinabi ko sa kanya kung anong nakita ko. Natigilan naman ang asawa ko. Pinadescribe niya sa akin ang itsura ng babaeng nakita ko. Nung maidescribe ko na sa kanya, ay nagmamadali niyang tinuo ang salas. Pero wala naman siyang nakita ron tulad ng sinasabi ko. Pero sinigurado ko sa kanya na totoong may nakita ko ron. Kaya nga kako ako nagtatakbo pabalik sa kwarto. Naniniwala naman daw siya
dahil ang nakita ko ay ang ate niya, ang Hipag ko. Kumuha siya ng picture ng ate niya at ipinakita sa akin. Nangilabot ako dahil yun nga mismo ang nakita ko. Yung damit na suot sa picture ay ganun din ang suot nitong damit nung nagpakita sa akin. Nagtaka naman ako kung bakit ako nito pinagpakitaan. Sabi ng asawa ko, baka binibigyan lang ako nito ng babala na huwag kong pakialaman ang pinakamamahal nitong mga puon na pinagbabalakan ko ngang alisin sa bahay na yun. Mga kapasta, ayoko nang maulit ang pangyayaring yun. Kaya hindi ko na nga pinakialaman ng mga puon sa bahay. Kahit na hanggang ngayon ay nawiwirduhan pa rin ako sa dami ng mga santo sa bahay. Hello sa inyong lahat mga kapasta. Ako po si Chona ng Caloocan. Sana ay mapakinggan niyo rin ang kwento ko. Malungkot na nakakatakot. Tungkol ito sa nangyari sa Hipag ko. Bagong kasal pa lang kami noon, nung itira ko ng asawa ko sa bahay nila kung saan kasama namin ang biyanan ko at Hipag. Mas bata sa akin ng 5 taon ang Hipag ko na isang teenager. 17 siya at 22 naman ako. Dahil hindi naman nagkakalayo ang edad namin, kaya inisip ko na madali kaming magkakasundo. Medyo may pagkamailap ang Hipag ko na itago na lang natin sa pangalang Jewel. Inunahan na ako ng asawa ko sa kung ano ang ugaling meron ng kapatid niya, kaya ako na lang daw ang magpasensya. Solong anak kasi ako kaya hindi alam ng asawa ko kung magiging madali sa akin ang mag-adjust para sa kapatid niya. Inassure ko naman siya na walang magiging problema sa akin. Habang tumatagal ang pagsasama namin, ay unti-unti kong nakikilala si Jewel. Introvert siya. Topakin din at sensitive. Ang mga magagandang traits naman niya ay yung malambing at masipag sa gawaing bahay. School at bahay lang ang routine ni Jewel. Araw-araw, kami lang ang naiiwang magkasama sa bahay kasi nagtatrabaho ang asawa ko at ang biyanan ko naman ay nagtitinda sa palengke. Pagdarating si Jewel, tinatanong ko agad kung gutom kasi alam kong pagod sa school. Kumakain naman siya kapag hinainan ko. Makikipagkwentuhan siya sa akin ng saglit tapos magkukulong na sa kwarto niya. Nasanay na ako sa ganong routine namin ni Jewel. Hanggang isang araw, dumating siya galing sa school na malungkot ang muka. Tinanong ko siya pero hindi siya sumagot. Sa halip ay iniabot niya sa akin ang card niya na puro line of 7. Sabi ko, okay lang yan. Pwede naman siyang bumawi sa next grading. Pero hindi raw. Sadyang mahina raw ang ulo niya kaya hinding-hindi raw siya totoong magugustuhan ni Oliver. Hindi ko kilala si Oliver kasi noon lang niya ito nabanggit sa akin. Pero siguro ito yung lalaking nagugustuhan niya. Sa kabila ng mga napansin kong pagbabago ni Jewel ay hindi ko yun sinabi sa asawa ko o sa biyanan ko. Kasi akala ko part lang yun ng pagdadalaga niya. Akala ko, kaya niyang dalhin. Kahit nung may makita akong piti sa CR, kinausap ko lang siya at sinabihan tungkol doon. Nakiusap siya sa akin na huwag sasabihin kahit kanino, lalo na sa mama niya. Hanggang sa isang gabi, napabalikwas na lang ako ng bangon nang marinig kong natataranta ang asawa ko at ang biyanan ko. Paano'y nagpakamatay ang Hipag ko, uminom ng panglinis ng alahas. Bigla akong nanlamig sa nangyari. Nanghina ako. Sinisi ko agad ang sarili ko na baka kung sinabi ko sa asawa ko ang problema ni Jewel, baka nagawan pa ng paraan. Mga kapasta,
Natakot ako na sisihin din ako ng asawa ko at biyanan kapag nalaman nilang alam ko ang problema ni Jewel at hindi ko yun pinaalam sa kanila. Kaya pinili ko na lang na manahimik. Kaso, ako naman ang hindi matahimik dahil nakikita ko ang multo ng hipag ko na nandun pa rin sa kwarto niya. Meron akong third eye kaya ko siya nakikita. Nangyari yun nung nililinis ko ang kwarto niya. Nakita ko siyang nakatayo sa sulok. Hindi naman siya nakatingin sa akin. Nakayuko lang pero sigurado akong siya yun. Nung isang beses naman na sinilip ko ang room niya dahil namimiss ko siya, nakita ko siyang nakaupo sa kama niya. Magkahalong lungkot at takot ang nararamdaman ko sa tuwing makikita ko ang multo ng hipag ko. Hindi ko lang talaga masabi sa asawa ko at biyanan hanggang ngayon dahil hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon nila. Ako kasi kinikilabutan ako. Pero kaya ko namang dalhin ang takot dahil nga may third eye ako at sanay na ako makakita ng multo. Pero sila, hindi ko alam kung ano ang magiging emosyon nila dahil si Jewel yun. Mga kapasta, ewan ko kung hanggang kailan nagpapakita sa akin ng multo ng hipag ko. Ako si Lina. Mga kapasta, hayaan yung ibahagi ko sa inyo ang pinaka nakakatakot kong karanasan. Nakatira po kaming mag-asawa sa compound ng angka nila. Sa lahat, ang pinakakasundo ko ay ang hipag kong si Odette. Yung ibang hipag ko kasi, malalayo ang loob sa akin. Pero ayos lang, at least may kasundo akong isa. Tahimik na tao lang si Odette. Pareho kami kaya sa tingin ko, yun ang dahilan kung bakit kami magkasundo. Kami lang ni Odette ang madalas maiwan sa compound. Kasi ang mga kapatid nila pati ang asawa ko puro may mga trabaho. Ang mga biyanan ko naman, madalas mag out of town dahil sa uri ng negosyo nila. Isang araw, napansin ko na matamlay si Odette. Alam kong dati na siyang matamlay, pero mas matamlay pa siya nung araw na yun. Pinuntahan ko siya sa kanila. Sinubukan ko siyang kausapin baka kasi may problema lang siya. Pero umiling lang siya tapos nagkulong na siya sa kwarto. Nung mga sumunod na araw, nakita ko naman siyang kinakagat yung punda ng unan. Hindi pa nga siya nakontento sa paggagat sa punda. Inalis niya ito at yung mismong una na ang kinagat-kagat niya. Gigil na gigil. Inawat ko siya, pero sa halip na makinig sa akin, tinabig niya ako. Natakot ako dahil ramdam ko yung kakaibang lakas niya. Parang hindi siya. Parang malaking tao ang nagbalya sa akin kasi bumalandra talaga ako sa isang sulok ng kwarto. Gayong tinabig lang naman niya ako. Ni hindi nga siya humingi ng sorry. Ipinagpatuloy lang niya yung ginagawa niyang pagkagat sa unan. Sinabi ko yun sa asawa ko. Pagpasensyahan ko na lang daw. Kami lang naman daw ang magkasundo kaya ako na lang daw ang mag-adjust. Hindi naintindihan ng asawa ko yung punto ng pag-aalala ko. Hinayaan ko na lang. Pero noong mga sumunod na araw, kakatwa na talaga ang mga pinapakita niya. Nagsasalita na siyang mag-isa, tapos ayaw na niyang lumabas ng kwarto. Ni hindi na naliligo, hindi nagtututbrush. Bigla na lang ding nagwawala kaya dinala na siya ng biyanan ko sa psychiatrist. Hindi yata umubra kaya nagpatawag na sila ng pare. Ang sabi kasi ng biyanan ko, nasasaniban daw. Nasaksihan ko kung paano gamutin ng isang pare ang hipag ko. Makalipas ang ilang araw ay bumalik naman sa normal ang hipag ko. Pero mula nang gumaling siya, parang ako naman ang nakakaramdam ng kakatwa.
nakakarinig ako ng mga bumubulong sa akin. Napakaraming boses kaya hindi ko mawawaan. Sa tingin ko rin, iba't ibang lengguwahe ang ginagamit ng mga bumubulong sa akin. Sabay-sabay na pagsasalita kaya takip-takip ko ang magkabilang tenga ko. Tapos, parang may naguudyok sa akin na gawin din ang nakita kong ginawa ng hipag ko noon. Yung kinakagatang unan. Sa takot ko na magaya ko sa kanya, inagapan ko na ang sarili ko. Hinagilap ko ang rosaryo at pilit kong tinapos ang dasal sa kabila ng mga nakakarinding bulungan sa tenga ko. Dahil sa ginawa ko, humina sa pandinig ko ang malakas na bulungan hanggang sa tuluyan na nga itong mawala. Kahit napigilan ko ito, natakot pa rin ako. Upang makasiguro na magiging ligtas ako, ay nagpunta na agad ako sa simbahan at humingi ng tulong sa pare. Dinasalan niya ako at binendisyonan. Ituloy ko pa rin daw ang pagrorosaryo dahil ang diablo ay laging nasa paligid lang natin at naghihintay ng pagkakataon. Matatalo ang mga mahihina at makakaligtas ang may malakas na pananalig sa Diyos. Sa ngayon, kapag naaalala ko yun ay nakakaramdam pa rin ako ng takot. Magandang gabi sa lahat ng mga kapasta. Ako po si Alexa. Nangyari po ang hindi inaasahan kong karanasan kasama ang hipag kong si Yoli. Bata pa kasi ako nung nakapag-asawa. 20 lang ako at 23 naman yung naging asawa ko. Nung mamatay sa sakit ang asawa ko, nanatili akong malapit sa pamilya nila. Hanggang sa ang makapalagayan ko naman ng loob ay ang hipag ko. Ang hipag ko po ay isang tomboy. Alam kong mahal na rin ako ng hipag ko pero hindi kami makalantad kasi conservative ang pamilya nila at sigurado raw na hindi ako matatanggap ng mga ito para sa kanya. Kaya ang nangyari ay naging lihim lang ang relasyon namin. Hanggang sa dumating ako sa point na hindi na ako makatiis. Sabi ko sa kanya, kung gusto pa niya akong makasama ay sasama siya sa akin pag alis sa lugar na yon. Lalayo kami para maging malaya. Total naman ay wala kaming naging anak ng kapatid niya. Akala ko ay hindi ko siya mapapapayag pero sumama rin siya. Akala ko rin ay magiging masaya na kami. Hindi ko inaasahan na yun na pala ang magiging huling pagsasama namin. Naaksidente ang bus na sinasakyan namin. Dead on arrival daw si Yoli habang ako naman ay na-confine sa ospital ng halos isang buwan. Sinisi ako ng mga biyanan ko. Tinanggap ko na lang dahil totoo naman na kasalanan ko. Kung hindi ko pinilit si Yoli na lumayo ay hindi mangyayari sa kanya yon. Sa loob ng isang buwan na yon, doon ko naranasan ng kababalaghan sa buhay ko. Noong unang beses na nagmulat ako ng mga mata, nakita ko si Yoli na nakatayo sa paanan ko. Hindi ko pa alam noon na namatay na siya. Akala ko, ako lang ang nagtamo ng grabing pinsala kaya nasa ospital ako at siya naman ay binabantayan ako. Nagtaka lang ako dahil nanatili lang siyang nakatayo sa paanan ko at hindi rin niya ako kinakausap. Tapos, bigla na lang siyang nawala. Tinanong ko pa sa nurse kung nasaan yung bantay ko. Sabi ng nurse, kakaalis lang ng tatay ko. Babalik daw mamaya. Iyon lang daw ang bantay ko. Nung bumalik ang tatay ko at nakausap ko na, siya ang nagsabi sa akin na wala na si Yoli. Hindi ako makapaniwala. Grabe ang iyak ko. Nabinat yata ako kaya hindi pa ako nakalabas ng ospital. Habang nandun pa ako sa ospital, may mga pagkakataon na nakikita ko ang imahe ni Yoli.
Lagi lang siya sa paanan ng hospital bed. Mahal ko si Yoli. Gustong gusto ko siyang makita pero ewan kung bakit hindi ko maiwasan na hindi makaramdam ng takot sa tuwing makikita ko ang multo niya. Sabi naman ng tatay ko, posibleng hindi talaga multo ni Yoli ang nakikita ko, kundi masamang espiritong pinaglalaroan lang ang emosyon ko dahil hindi ko parang matanggap na wala na si Yoli. Naniniwala raw ang tatay ko na si Yoli ay nakaakyat na sa langit. Nakapunta na sa dapat nitong puntahan. Dahil sa sinabi ni tatay, parang natauhan ako. Pilit kong tinanggap ang pagkawala ni Yoli. Mula nga noon, hindi ko na ulit nakita ang inaakala kong multo niya.